O sino po yung limang matatapang? Bibigyan ko ng tig-isang libo yung limang matatapang kung masasagot po ninyo yung question na nakasulat dyan. Napakasimple lang po, mga ka-taxpayer kong minamahal. Iko-comment lang po ninyo dito sa aking YouTube channel at dito naman po sa aking Facebook. Ayan, pakita ko sa inyo yung Facebook ko. Ayan, sa aking Facebook account, yung inyong answer. Ayan. O bago yung answer nyo, gusto ko lang ipakita sa inyo itong usapan namin ni Jeremiah Alfonso. So sabi niya, clients don't regard CPAs as real professional. They only engage them to avoid paying too much taxes. Sabi ko sa kanya, napakasakit naman ang sinabi mo, pero totoo yan. That's why I did not practice my being licensed CPA. I studied law and passed the bar and practiced law instead and gained more respect. So, ang hinahanap ni Jeremiah Alfonso, batay dito sa kanyang sinasabi, o dito kayo magko-comment dyan sa aking post na yan sa Facebook. So, nakakalungkot, kailangan pa niyang maging lawyer para makakuha siya ng respect sa mga taxpayers. Kayo naman mga taxpayer, pakarespeto naman ninyo yung inyong mga CPAs, mga lawyers, at saka yung bookkeepers nyo. Napaka-importante ng ginagawa nila sa inyo. So, paki-respect lang po. Yun ang hinahanap eh. Respect. Ngayon, ang problem dito sa pinakikita ko sa inyo is marami ho kasing CPAs tsaka lawyers, ang mga bookkeepers na hindi marunong gumawa ng original entry. So, pinakita ko dito yung origin, yung final entry at original entry. So, maliwanag po dito, binabanggit dito ng ating BIR. So, kung gusto nyong i-check ito, pwede kayong pumunta sa Ramo 1-2020. Okay, anong page yan? Hindi ko na isulat yung page. So, dyan sa Ramo 1-20, makikita nyo yung, ito, page 37. So, may dalawang entry. Ito yung final entry. Yan yung building. Ang tawag dyan is final accounting entry. So, hindi nyo na kailangan magbigay ng final accounting entry. Ang tanong ko, yung element of cost. Ano entry sa freight in? Original entry. Ano ang original entry sa installation cost? Ano original entry sa title cost? Anong original entry sa legal cost o legal fee? Anong original entry sa brokerage fee? Pag tama, bibigyan ko ho kayo ng 1,000 piso. Ayan. So, mag-comment na po kayo kasi hanggang April 30 lang po itong ating pa-contest. At ini-invite ko po kayong lahat kasi po maglalabas ho ako ng video. Lalagyan ho natin ito ng original entry at saka final entry. Lahat ho ng BIR tax return ay lalagyan ho natin ng entry. At isa rin ho sa gagawin kong programa, pag lumabas na po yung 2023, ka-tax code ho natin yung version. Inihintay ho natin si CJ na matapos. 2023 ka-tax code. Susulat ko nga para hindi nyo makalimutan. 2023 ka-tax code. Kung gusto ho ninyo ng PDF file, bibigyan ko ho kayo, i-email nyo lang po ako sa taxespecialista@gmail.com. Ulitin ko, taxespecialista@taxpayer.com. Bigyan ko ho kayo ng PDF, siguro mga 300 pages ho yan kung ipiprint ho ninyo. Ang ginawa ko ho sa ka-tax code na 2023, in-update ho natin, isinama natin lahat ng bagong batas para hindi ho kayo malito. Baka lumang batas yung magamit nyo, matalo ho kayo sa deficiency tax assessment ng BIR. So, para dun ho sa mga gusto hong i-validate
kung yung financial statements nila, yung kanilang tama, financial statements, balance sheet, income statement, cash flow ay magsusurvive sa darating na 2023 audit season ng BIR, matanggap na ho tayo ng mga applicants. Sa first 10 po is 15,000 lang ho yung babayaran. So dun sa 11 and above, medyo mataas ho yung professional fee because tax planning ho ito at tax savings para hindi ho kayo magkaroon ng malaking deficiency taxes pag nagkaroon ho ng deficiency tax assessment ang BIR. At isa na rin tong way, at kung may oras pa ho, mabago ho natin yung mali. Magkaroon ho tayo ng curative measure or measures sa mga nangyari ho sa inyo. Again, ang sikreto para ho sa mabuhay, masaya, at mapayapang buhay ng taxpayer ay chart of account. Okay? Bumili ho kayo ng chart of account kasi by May 1, tatanggalin ko na ho yan at gagawa ho ako ng mga video. Ando doon na ho yung chart of account. Halimbawa, ang gagawin ko, katulad na sinasabi ko sa inyo rito, yan lang. Gagawa lang ako ng entry dito. Ano ang tamang entry dyan? At naka-define na yung documents na kailangan para itong mismo lang to, nabawasan kayo ng problem eh. Diba? Kung nabawasan at kung tama na ho yung 0619E ninyo, so less one problem kayo. Diba? So kung magagawa natin yan sa bawat accounting titles nyo sa bawat transaction, di pa kaunti ng pakaunti yung problem nyo. Okay? Eh ang problem nyo naman ay eh, paulit-ulit lang sa taon-taon. Eh, kasiraan ng kaulok. Kasiraan nga ano ninyo yan kapag hindi nyo nagamit yung inyong natutunan sa tax accounting rule. So with that, mga ka-taxpayer kong mahal, kinakamusta ko si Jeremiah. Peace and happiness be with you for life. Masayang hanap buhay. Masayang buhay. See you in my next video.